Hello po, thank you so much for visiting my site again. Okay, so mayroon na po akong konting i-share sa inyo dito na makakatulong po sa mga magustuhan na bago pa lang gagawa ng YouTube channel. Watch po ito hanggang katapusan kasi po matutunan niyo po yung basic na dapat niyo gawin para sa channel po na to, okay? Okay, first, mayroon ka na Gmail account, mayroon ka na rin YouTube account. Okay, automatic po yan. So sa right side ng Gmail mo, i-click nyo lang po yung YouTube niya. I-click nyo po yung YouTube dyan, channel nyo na po yan. Okay, so kasi mostly yung iba, akala iba yung paggawa ng channel. Okay, so pagpasok nyo sa YouTube, pag once na nakikita nyo na yung Gmail account nyo doon sa upper right corner, yan na po yung YouTube channel mo. Now, ngayon, first is, isipin nyo po kung ano yung gusto nyong ipakita sa tao or kung ano talaga yung klaseng mga videos na gagawin mo sa YouTube channel mo para po mayroon kang ideas kung ano talaga yung mga sumong videos na ipakita sa kanila. Okay? Now, isipin mo maigi kung ano yung idea na yun. Like, for example, kung mahilig kang kumanta, mahilig kang sumayaw, o di kaya magluto, o di kaya mga yun nga iba-iba, you know, mga make-up, iba, travel. Depende po sa inyo kung ano yung topic na gusto nyo sa video. Okay, now, ang una niyo pong gawin, gawa po kayo ng mga videos na at least 3-minute video pataas. Okay, 3 to 7 minutes na video po ay maganda na po para sa channel. Okay, now, imagine mo yan kung gagawa ka po ng seconds lang na video. Unang-una po, yung seconds na video, hindi po yan magkakaroon ng monetization. Okay, hindi po yan malalagyan ng ads na YouTube. Ang lalagyan po yan ng ads, yung 3-minute video pataas po. So, magiging useless na po yan kung seconds lang po na video yung gagawin mo dyan. Now, another one is, remember, yung kailangan gawin sa channel mo, dapat magkakaroon ka ng 1,000 subscribers, and then yung 4,000 hours na views. Now, if every seconds na po yan, just try to imagine po yung 4,000 hours, it's 14,400,000 po na seconds. Ang tagal niyan, di ba? Ang tagal niyan. Pero kung gagawa ka ng mga 3 to 4 minutes or even 10 minutes, ang habulin mo lang is 240,000 minutes po. Yun po yung 4,000 hours. Next po, yung mga videos nyo po, kailangan maganda talaga yung may quality na eh. No? Quality talaga na videos. Na hindi naman kailangan nagagastos talaga kayo ng malakihan. Kung ano po mayroon kayo, kung mayroon kayong cellphone dyan na mayroong video, pwede niyo pong gamitin yan. Okay? Medyo at first, mahirapan talaga kayo sa mga camera ng murang cellphone kasi iba siya talaga, no? Iba yung kuha ng video. Pero pagtsagaan mo na rin, nyo na lang muna yan habang wala pang kita sa YouTube. Now, kaya lang kailangan nyo talaga gawin yung quality. Now, tingnan mo dito, tingnan mo itong sample na to. Now, yan. Pag once lang yung video mo, hindi ka siya sa screen. Okay? Or, tingnan mo yan, nakatayo, mayroong square lang, mayroong madilim sa gilid, pangit ang background, madumi ang background, mga ganyan. Mayroon pong technique kung paano nyo linisin yan. Okay? So, i-share ko sa inyo dyan sa baba kung paano nyo gamitin yung green screen. Okay? Para mabago mo yung background. Kasi pwede mong ano yan eh. Pwede mong yung pang parang pikein, no? Pikein yung background. Kasi mayroon namang mga makukuha kang views sa internet na pwede mo siyang i-gawing background dyan sa likuran mo. Now, kaya lang gamit ka ng green na tela or kahit na anong green na na ilagay mo dyan sa likod. Tapos, sundin mo po yung isang video kung paano mo siya i-edit para maging maganda yung background mo sa likuran. Bakit po importante? Tingnan mo na lang po itong sample na to. Di ba hindi siya attractive? Di ba parang masakit sa mata? Di ba? Yung manunood ayaw tumagal, no? Mag-exit siya kaagad. So, ang first impressions last kasi eh. No? So, kung makikita nila na maganda yung video mo, babalik at babalik siya sa video mo. Ang next naman, hindi uso yung yung mga hihingi ng sap-to-sap, ganyan. Pero honestly po, hindi po quality yung hihingi ka ng tulong sa tao ng sap-to-sap. Kasi talagang 90% po, mga kalokohan lang, no? Mag-click lang, mag-sub lang, tapos mag-unsub, no? Imagine mo yan, 1,000 subscribers yung habol mo pagkatapos sila, mag-click lang sandali, tapos 2 days after mag-unsub, hindi mo talaga makukuha yung 1,000 subscribers mo. Pero magagamit mo sila at first. Ang maganda niyan, the moment na mag-sub sila, ang request mo sa kanila, dapat mag-comment sila doon sa video mo. Mag-like sila, mag-comment sila, mag-discuss kayo, i-reply mo. Kasi mag-a-up po yung channel mo sa YouTube the moment na mayroong activities po sa comment section ng videos mo. Kaya kailangan i-open mo po yung comment sections para po mayroong mga mag-comment dyan sa'yo. Regarding naman sa editing, mas maganda po talaga magandang pagka-edit. Eh, no? So mayroon namang free talaga ng mga editor na app. Search lang po, pwede nyo gamitin yung Kinemaster, okay, or Kinemaster ba yan? Hindi ko kung Kinemaster or Kinemaster.
para po ma-edit niyo ng maganda yung videos niyo. Then mayroong mga sounds, mayroong mga ano, mas maganda nga yung marunong talaga yung mga sounds na ano, no? Na hindi ako nga, hindi ako masyadong marunong sa mga sounds na yan eh, mga sound effects, no? Pero the moment na mayroon kayong ganyan, mga editor po, malilinis mo po yung video mo bago mo siya i-upload. Okay, ano bang importansya? Bakit ba kailangan maganda yung video? Lalo na po yung background mo, lalo na po yung light ni yung light ng video mo, kailangan malinis, malinaw yung pagkakapuha, malinis yung pagkakapuha ng boses. Kasi po isa po 'yan sa balik-balikan ng mga tao sa channel mo. Kasi the moment na magustuhan nila at makilala ka nila, babalik at babalik yan sa channel mo, hindi yan mag-unsubscribe. Okay? Kung mayroon kayong natutunan sa mga tips ko na to, magbigay pa ako ng ibang tips sa susunod the moment mayroon kong maisip na dagdag, no, or additional. Kaya comment ka dyan sa baba if ever na mayroon ka mga tulungan, if ever po na mayroon ka mga suggestions, comment ka po dyan sa baba. And then kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa channel ko, click niyo lang po yung subscription button dyan, yung bell po dyan, para malalaman mo kung kailan ako mag-upload naman ng bagong videos. Okay? So for those who have suggestions po kung ano yung mga next topic na topic natin dito, magpapasalamat po ako sa inyo kasi magbibigyan niyo ako ng idea kung ano po yung mga susunod na mga videos na gagawin ko. Thank you so much!